our previous vlog, na-content nga natin ng mga ka-look-alike ni Honda Click na version 3. And now, we have here the real deal, the Honda Click version 3. And let's take a closer look. Eto na nga guys, nasa harap na nga natin ang number one top seller scooters sa Pilipinas, ang Honda Click version 3. Let's start sa kanyang disc brake. Ang style nga ng kanyang disc brake is floral. And we have here the Tokiko brand for its caliper. Single piston pa rin siya. Sa kanyang wheel size, meron siyang 90x80. Ang size niya ay 14. And these tires are tubeless na rin. At ang kanyang brand, Federal. Ang pagka-finish ng kanyang telescopic fork ay matte black. Aangat nga lang tayo ng konti. Makikita natin dito, nakasulat, combi brake. Sa kanyang alloy mags, kamukha niya si Honda Click na 150cc, no? Yung dati kasi parang star shape yung kanyang mags, pero ngayon wavy na. Dito sa kanyang side fairings, dito sa harap, meron din siyang decals na Honda dito, and then we have the highlights na kulay orange. May kasama siyang silver dito sa baba, which is parang nakikita ko siya, parang reflectorized siya eh. Ito rin yung bago sa kanya versus the version 2 niya. Makikita natin dito na meron na siyang butas dito for aerodynamics purposes. At nakita natin na hindi lang naglalagay si Honda ng design, may purpose siya kasi yung butas na dito, kaakibat na butas dun sa kabila. Ito. Yan, so may butas din dito talaga. So may purpose yung design niya dun sa harap, tatagos yung hangin dito sa likod. Dito naman sa kanyang harap, nag-iba na yung design niya dito. Although it has the shape, pero may ibang design na dito sa kanyang ibabaw. Dati kasi meron dito naka-embossed. Ngayon makikita natin na parang may letter M na siya dito. Angat lang tayo ng konti. We have here may Honda na nakalagay. And then we have the emblem of PGMFI. Napaka-pogi nga ni Honda Click. And let's try na i-on yung kanyang ilaw. Yan yung itsura ng kanyang ilaw guys. And then lahat ng ilaw niya dito, pati sa likod, LED na rin. And which mas matipid siya sa kuryente. Yan yung kanyang daytime running light. And naka-include na naka-open yung kanyang low. Subukan nating i-high. And then, try din naman natin yung kanyang signal light. Pupunta naman tayo sa kanyang likod. I-check natin yung kanyang tail light. Angat naman tayo dito sa kanyang manubela. Makikita natin dito yung kanyang park brake. For additional safety feature, kahit na galawin to ng bata, at least meron kang nakakapit na brake at hindi siya basta-basta matutumba. Sa kanyang functional buttons guys, makikita natin dito high and low, ang horn, and then we have the signal light option. Kaya lang wala siyang passing light dito. Sa kabila naman, we have the push start button. Sa kanyang panel gauge, fully digital na nga rin siya. At i-open nga natin. Ayun. So makikita natin dito, fuel gauge, speed meter, saka yung odometer niya. And syempre dahil electric starter nga lang yung meron sa kanya, meron makikita natin dito yung kanyang voltmeter, trip A, saka yung trip B, and then average kilometer per liters niya. Di lang masyadong visible dito, pero makikita mo dito yung turning lights or the signal lights. And we have the high and low, we have the check engine, overheat indicator, saka yung battery. Sa kanyang packet guys, ito nga yung nag-upgrade sa kanya. Meron ng cover yung kanyang packet. And kapag i-open mo to, ipupush mo lang siya, ma-open mo na siyang ganyan. And then makikita mo dito yung kanyang charging port. USB na siya, so hindi mo na kailangan ng adapter. Try natin kung kasha yung cellphone natin. Ayan, kasyang-kasya nga sa loob. Ayan. So hindi siya basta-basta papasukin ng tubig kasi nag-overlap yung mga plastics niya dito. Parang nakakatch na yung kung ano mang papasok na liquid, makakatch niya. Hindi siya basta-basta papasok dun sa loob. Safe yung phone mo. Sa kanyang right pocket, mababaw lang siya. Pwede mo lang ilagay dyan yung mga coins. Cellphone, hindi na pwede kasi mahuhulog yan. Sa kanyang ignition, hindi siya keyless. Okay lang yan kapag nasira, hindi yun gaano ka pricey ipagawa. And makikita natin dito sa kanyang ignition switch, meron siyang shutter key. Dito mo na rin bubuksan yung kanyang seat. So itatapat mo lang yung susi dun sa seat. And then pipindutin mo yung seat. Yun, narinig nyo. Open na yung kanyang seat. Dito sa kanyang flatboard, andito na yung lalagyanan ng kanyang battery. Dito na nila nilagay kasi para mas maluwang yung kanyang compartment. May hook na rin siya dito, and then sa baba ng kanyang hook,
may information guide regarding kung ilan ba yung kayang kargahin ng motor at saka yung PSI ng gulong. Dito nga sa kanyang side, makikita natin na may pinagkaiba sila ni version 2 kasi si version 2, meron yung patusok na ganyan dun sa kanyang side fairings pero ito kay version 3, iba na yung design niya. Hindi rin nawala sa kanya yung kanyang sensor kapag naka-side stand, hindi aandar yung motor. So, pag-usapan naman natin ang kanyang makina, ang max torque nito is 10.8 Nm at 5,000 RPM. So malakas na rin tong motor na to. Dito sa kanyang footrest, rubber na din siya. So same lang din ng version 2. Equipped na rin siya ng ESP. Dito sa kanyang seat, same lang din ng version 2 niya. Malambot pa rin. Subukan nating sakyan kung anong itsura natin. Nasa 5'10 tayo. Joke lang. 5'6 lang pala. Malambot yung kanyang seat guys. And try nating buksan kung ano yung nasa load niya. We have here na compartment. Ang capacity niya is 18 liters. And we have the gas tank na 5.5 liters na rin ang capacity niya. Sa ilalim ng kanyang upuan, makikita mo dito na pwede mong paglagyan ng mga papers ng motor. Ayan, so may built-in na siya. Pwede mo ilagay dito yung rehistro ng motor mo, yung lisensya mo, ayan. And then, pag dito naman sa pinakailalim niya, makikita natin na pwedeng ipitan niyan ng mga tools, halimbawa dito, para hindi siya pakalat-kalat dito sa kanyang compartment. Ayun, may sample tayo dito. So, pwede mong ilagay dito. Ayan. Ito, yung screw, pwede naman siya dito. Ayan. And ang nakakabilib na dito sa motor na to guys, is ang kaya niyang takbuhin sa isang litro, 50 kilometers. So, napakatipid na nga. Fuel injected and liquid cooled. So, pwedeng-pwede siyang pang long ride. Dito sa kanyang grab bar, alloy, and we have the matte finish na parang dark gray. Dito naman tayo sa likod, sa kanyang suspension, monoshock lang siya. And napakaganda nung kanyang puwetan, no? Pag makikita mo siya ng personal at natatamaan siya ng ilaw, may mga accent siya, linings, ayan. Braking system naman niya dito sa likod, walang nagbago. Drum brake pa rin siya. Ang maganda nga lang dito, mas tumaba na yung gulong niya dito sa likod, which is 100 by 80 na size 14. Kung mas mataba nga yung gulong ng motor mo, mas maganda yung grip and stability niya pag dinadrive mo siya sa highway. Gaya nga nang nabanggit sa inyo kanina, liquid cooled na siya. Ang oil capacity niya is 800 ml. Sa kanyang tire hug, di siya masyadong mahaba, so short lang siya. Medyo talsikin to if nadaan sa mga may basa. Pero no problem naman yan kasi marami namang aftermarket na mabibili, lalo na sa online shop. Sa kanyang muffler, parehas pa rin siya. And meron pa rin siyang silver muffler cap dito sa likod. Sa design ng kanyang taillight, same pa rin siya. Meron siyang 3 lines dito. 3 lines din dun sa kabila. Meeting in the middle. And we have the inverted parang diamond dito sa likod na naka-invert. Yan yung color available sa kanya guys. Ayun nga yung walk around video natin kay Honda Click version 3 at ilalagay ko dito yung price niya. Pero price may vary pa rin, depende sa kasang pupuntahan nyo. Dun sa mga around Sukat dyan or Paranaque or malapit dito, ilalagay ko dito yung kanilang contact number para kung may tanong kayo dito sa motor na to, pwede nyo silang i-PM. At yun nga, sana makatulong sa inyo itong video na to to choose your new motorcycle. Hanggang dito na lang ang ating video. Ride safe guys!